Na hindi magiging Prime Minister si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang naging payag ni Attorney Harry Roque sa gitna pa rin ng maugong na balitang si Romualdez ang kumukumpas sa kontrobersyal na People's Initiative na motibo raw ay baguhin ang ating konstitusyon. Alamin natin ang report ni Angel Pastor. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon na dala yung pangalan namin, Marcos Administration, ang winawasak niya. Yan ang problema. Yan ang patutsada ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Ito'y sa gitna pa rin ng balita na mismo si Romualdez ang kumukumpas at tumidikta sa kontrobersyal na People's Initiative. Dahil nga raw sa Peking Initiative ay nagdulot ito ng gulo at pagkalito sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Senator Amy na tututulan niya ang sino mang magsusulong nito at hindi niya hahayaang mabago ang konstitusyon. Ayon nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez ang may pakana ng PI. Plano raw kasi nilang manatili sa pwesto sa mas matagal na panahon. Pero para kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, malabo itong mangyari. Hindi po siya magiging Prime Minister kahit anong pangako niya sa inyo. Hindi po uubra yan. Magkakaroon muna ng kaguluhan bago matuloy yan. Dahil hindi katanggap-tanggap na karamihan ng pirma ay dahil daibili at ito ay lininlang na ito'y kapalit ng ayuda. Kinwestiyon rin ni Roque ang tila pagbubulag-bulagan ng mga mambabatas sa Kamara sa isinusulong na PI. Mga pangyayari, mga kongresista, bakit naman kayo blind loyalty, mali na ang nangyayari, sunod-sunuran pa rin kayo? Siguro naman narinig nyo na rin ang sinabi ng Presidente. Sinabi rin niyang minsan, itigil na yan. Nagsalita na naman siya ng parang 2 beses na parang wala na mangyayari dyan. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin. Bakit nyo naman sinusuporta ng Speaker na sumusuway na sa Presidente? Sinigundahan naman ni Roque ang panawagan ni Senator Amy kay Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan na ang PI. Ano pa ba, Mr. President, ang inaalala mo? Inaalala mo bang masasaktan si Speaker Martin Romualdez? Eh kung hindi talaga siya nasasaktan sa mga sinasabi ni Super Attorney to the President, wala na pong kahit anong salita ang pwedeng manakit sa kanya. Dahil pinakamalala na po ang sinabi sa kanya ni Senator Amy. Sa naging pahayag naman ni Romualdez na hindi magandang halimbawa sa mga kabataan ang tensyon sa pagitan nila ni Senator Amy, ito ang tugon ni Roque. With all due respects, Mr. Speaker, kayo po ang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Dahil pinapakita nyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan. Bumibili ng boto, linidin lang ang taong bayan. Yan ba ho ang mabuting ehemplo sa kabataan? Hindi po. Yung pagsasabi na walang gamot sa kakapalam ng mukha dahil namimili ng boto at nanilin lang ng taong bayan, yun po ang dapat talagang gayahin ng ating mga kabataan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Angel Pastor, SMNI News.